Okay, tama yung pinindot mo, bossing, at mas tatama pa yan kung pipindutin mo din yung like button natin, syempre. At isama mo na din yung subscribe. So kung bago ka lang dito, mas maganda magsimula ka muna dun sa part 1. Tapos 2, 3, 4, 5, 6 hanggang umabot ka dito sa 7. At sa mga luma naman dyan, alam nyo na yung gagawin nyo, mga bossing. Yung like, huwag kalimutan, at yung share kung hindi naman kalabisan. At sa mga bago naman, magpakaluma po kayo dito sa channel natin. At silipin nyo din yung iba pa nating mga videos dito sa mismong channel. Kalkalin nyo, madaming maganda dyan, mga boss, maliban dito sa ginagawa nating parang series na to. Alam ko, sabik na kayo dito sa part 7. So, simulan na natin. Let's go! Makalipas ang panandali ang kapayapaan sa Sword Area, matapos ang naganap na laban sa Container Yard at sa Little Asia, ay muling umatake ang mga tauhan ng Kuryu. Kinukuha nila ang mga kabataan sa Nameless City at ganun din sa iba pang bahagi ng Sword Area. Samantala sa Daruma Family, habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa itinatayong kasino ng Kuryu, may mga hindi kilalang tao na nais magsimula ng gulo. At sa Oya High naman, araw-araw na may bumibisita sa kanilang eskwelahan para manggulo ayon kay Murayama. At ganun din sa Club Heaven ng White Rascals, may mga hindi kilalang kalalakihan na nais maghari-harian dito. At sa Nameless City, hindi pinabayaan ng Rude Boys na makuha ang mga kabataan sa kanilang lugar. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots. At ganun din sa lugar ng Sano, may mga gang na bumisita dito para magsimula ng gulo. Nagmistulang ghost town ang lugar na to dahil napaalis na ng Kuryu ang iilang mamamayan dito. Matapos ang mga pangyayaring ito, inimbitahan ni Cobra ang lahat ng gang na bumubuo sa Sword para sa isang pagpupulong. Tinanong ni Rocky si Takeshi kung bakit wala si Smokey at sinabi nito na ako ang magre-representa para kay Smokey dahil magpahanggang sa ngayon ay may karamdaman pa rin ito. Kumpleto ang bawat leader ng Sword maliban kay Smokey. Tapos ay nagtanong si Murayama kay Cobra kung ano ang kailangan nito at bakit nagkaroon ng pagpupulong. Sinabi nito na matapos ang laban sa Container Yard, nalaman natin na ang kalaban ay ang Chanson Group at ang Kuryu. Tapos ay nagtanong si Norihisa. Sinabi nito na, balak mo bang labanan ng Kuryu? Sinabi ni Cobra na, hindi, dahil ang Kuryu ay malapit ng mawasak. Nagulat ang apat dahil sa sinabi ni Cobra. Dagdag pa nito, inimbitahan ko kayo dito para ipaalam kung ano ang mga pwede pang mangyari pagkatapos nito. Dahil kahit mawala ang Kuryu, ay nandyan pa rin ang Chanson Group at ang iba pang foreign mafias na nagbabalak sa kopi ng Sword Area. Kaya naisip kong ayain kayo na bumuo tayo ng isang samahan para dito o ang tinatawag na Sword Alliance. Sinabi ni Norihisa na, sa palagay mo ba ay babagsak ang Kuryu? Sinabi naman ni Cobra na, nabalitaan nyo naman siguro ang nangyari sa Amamiya Brothers sa Little Asia, na kung saan namatay si Takeru at pinabagsak naman ni Masaki at Hiroto ang Kamisono Group. At hawak ngayon ni Kuhaku ang USB na pinrotektahan ni Takeru na naging sanhi ng pagkamatay nito, at ang USB na to ang magpapabagsak sa Kuryu. Ipinagkatiwala ito ni Masaki kay Kuhaku pagkatapos ng naganap na laban sa Little Asia. At sinabi nito na, kapag wala ka nang narinig mula sa akin, ipalabas nyo sa publiko ang laman ng USB na to. Tinanong ni Sakyo kung seryoso ba ang San Hoodlum Squad sa inaalok nitong alyansa. Sinabi ni Noboru na, kailangan nating magtulungan sa mga panahon na to. Sang-ayon si Kisi ng White Rascal sa mga sinabi ni Cobra. Subalit ang Daruma Family ay hindi kumbinsido tungkol dito at napansin ng mga ito na kumonti ang bilang ng White Rascals. Ayon kay Ku, tinanggal sila ni Rocky sa White Rascals dahil gusto nilang magtayo ng banda kahit hindi naman sila marunong tumugtog ng instrumento. Dagdag naman ni Kisi, sinabi naman ni Rocky kay Cobra na, naiintindihan ko ang gusto mong mangyari, subalit huwag nyo na kaming isali dito dahil ang layunin lang namin ay protektahan ng mga babae at hindi namin kailangan ng tulong nyo. Sinabi naman ni Murayama na, sa tingin ko ay magandang ideya naman ang mga sinabi ni Cobra. Pag-uusapan muna namin to nila Smokey, sagot naman ni Takeshi. Dahil sa ngayon,
ay mas mahalaga ang aming kabuhayan kaysa mag-abala para sa alyansa. Sinabi naman ni Norihisano, kailangan mo muna kaming mapaniwala tungkol sa USB at hindi kami yung klase na makikipagtulungan kahit kanino. Tapos ay umalis na din ito. Sinabi naman ni Murayama na, tama si Norihisa, hindi ganun kadaling magtayo ng alyansa. Gayunpaman, nasa iyo ang boto ko. Si Kizzy at si Murayama lang ang sumang-ayon kay Cobra. Tinanong ni Kizzy si Rocky kung bakit nito tinanggihan ang alok ni Cobra. Subalit hindi ito sumagot. Samantala sa Rasen Prison, inaabangan ng grupo ng doubt ang paglaya ng kanilang pinuno na si Ranmaru. Si Ranmaru ay nakulong dahil sa pagiging brutal nito. Kahit inosente man ito o babae at maging ang mga pulis ay hindi nito sinasanto. Ang doubt at ang White Rascals ay mortal na magkalaban noon pa man. Nagsara ang isang train station dahil sa naganap na laban nila noon. Sa kabilang banda naman sa Itokan, problemado ang San Hoodlum Squad dahil sa pagkabigo ni Cobra na magtayo ng alyansa kasama ang iba pang grupo sa SWORD. Umalis si Cobra para puntahan si Rocky at kausapin ito. Subalit ayaw siyang harapin ni Rocky. Sinabi ni Kizzy na nakalaya na si Ranmaru at yun ang pinuproblema namin. Ang pagtayo ng isang alyansa ay magdudulot lamang ng problema sa White Rascals dahil madadamay kayong lahat at yun ang iniiwasang mangyari ni Rocky. Sa kabilang banda naman, pinuproblema ni Tetsu ang negosyo ng kanilang pamilya dahil pabor para sa mga magulang ni Tetsu kapag natuloy ang kasino. Kasalungat nito, ang San Hoodlum Squad ay hindi pabor para sa pagbubukas ng kasino sa SWORD area. Samantala, nag-uusap si Mr. Kurosaki at ang Prime Minister kasama ang opisyal ng mga pulis tungkol pa rin sa kasino project. Tapos ay pinakilala nito ang kanyang tauhan na si Saigo at ipinakilala din ni Mr. Kurosaki ang isa sa kanyang mga captain na si Genji. Sa kabilang banda naman, muling inimbitahan sa police station ng Amamiya Brothers dahil paulit-ulit silang kinukunan ng impormasyon tungkol sa USB. Paglabas ng dalawa, hinarang sila ni Saigo at ng kasamahan nito. Sinabi nito na tutulungan nila ang Amamiya Brothers kapalit ng USB. Subalit sinabi ni Masaki na wala sa amin ang USB. Sinabi ni Saigo na itinaya ng kuya niyo ang kanyang sariling buhay para sa USB na yon. Mababaliwala lang ang sakripisyo nito kapag napunta ang USB sa maling tao. Nang paalis na ang dalawa, sinabi ni Masaki na hindi kami nakikipag-usap sa mga aso ng kuryu. Tapos ay ibinigay ni Saigo ang contact number nito at sinabi nito na tawagan niyo ako kung sakaling kailangan niyo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong niyo, sagot naman ni Masaki. Samantala, kakadating lang ni Kuhaku at ni Tsukumo galing sa ibang bansa at makikipagkita sila ngayon sa Amamiya Brothers. Nang paalis na ang dalawa, hinarang sila ng mga tauhan ng Kurosaki at ito ang nangyari. Bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nuts. Nang paalis na ang dalawa, muli nilang nakasalubong si Genji. Aba, matibay ka ha? Nahulog na sa building, buhay ka pa rin. Natakasan ng dalawa ang taong bato-bato na to. Samantala sa White Rascals, inaasahan na ni Rocky na sa muling pagbabalik ni Ranmaru ay mauulit muli ang nangyaring gulo dati. Kasabay nito sa Itokan, iminungkahi ni Dan na bakit hindi na lang nila kalimutan ang tungkol sa USB. Dagdag pa nito, madaming tao din ang matutulungan ng itinatayo nilang kasino kagaya ng pamilya ni Tetsu. Sinabi naman ni Cobra na hanggang nandyan ang kuryu ay walang mangyayaring maganda. At sinabi nito kay Tetsu na alam kong mahirap ito para sa'yo. Subalit kailangan natin itong unawain para sa hinaharap. Sinabi naman ni Dan na gusto ko ding pabagsakin ng kuryu, subalit ayaw ko din masaktan ng aking mga kaibigan. Alam ko na nakikipaglaban tayo para sa ating bayan, subalit kuryu na ang kalaban natin ngayon. At hindi lang basta Yimura family, kundi ang buong kuryu na. Masyado nang malaki ang kalaban para sa atin ngayon. Hindi na ito katulad ng dati. Samantala, napilitang magsama-sama at kumilos ang buong kuryu dahil sa malaking problema nila tungkol sa USB. Sila ang tinatawag na Nine Dragons ng kuryu. Ang Yimura family na pinamumuno ni Mr. Tatsumi. Ang Fujimori family ay pinamumunuan naman ni Mr. Tatsuo. At ang Ryu family ay pinamumunuan ni Tatsuhito Ryu na miyembro din ng Mighty Warriors. Ang Ueno family naman ay pinamumunuan ni Mr. Ryuhei. At ang Minamoto family ay pinamumunuan ni Mr. Ryukai. Ang Katsunari family ay pinamumunuan
pinamumunuan ni Mr. Yuichiro at ang Senshin family ay pinamumunuan ni Mr. Yoshitatsu. At ang Kurosaki ay pinamumunuan ni Mr. Kimitatsu at ang pinakapinuno ng Kuryu ay si Mr. Ryushin Kusei. Samantala sa Sun King's Prison, nagwawarma pang isang preso para sa isang laban. Siya si Jesse. Miyembro din siya ng Mighty Warriors at siya din ang pinuno ng prison gang. Pagkatapos ng laban, tinawag si Jesse ng dalawang jail guard dahil ngayong araw ay lalaya na ito sa tulong ni Balgi. Sa Nameless City naman, ibinigay ni Eri kay Smokey ang pinakapinahahalagahan nitong kwintas. Natuwa si Smokey dahil dito, subalit ibinalik ito ni Smokey para pangalagaan ito ni Eri. Tapos ay napansin ni Smokey na parabang may sakit din si Eri katulad ng sa kanya. Samantala sa Daruma family, bumisita si Ranmaru at tinahanap niya si Norihisa. Subalit pinigilan siya ng mga tauhan nito at ito ang nangyari. Tapos ay pinigilan ito ni Norihisa at sinabi nito na matagal-tagal na din tayong hindi nagkita. Nagkakilala ang dalawang ito sa Rasen Prison. Sinabi ni Ranmaru na, akala ko ba maghihiganti ka sa Kuryu kapag nakalaya ka na? Mukhang lumambot ka na yata. Ikaw ba talaga si Norihisa? Wala akong sinabi na hindi ako maghihiganti, sagot naman ni Norihisa. Sinabi naman ni Ranmaru na, kung ganun, sumali ka sa amin at babayaran ko kayo. Pero kailangan nyo muna ng warm-up. Laban ba ito sa White Rascals? Tanong naman ni Norihisa. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng umatake ang doubt sa White Rascals. Kasabay nito, umuwi si Jesse sa Little Asia para bigyan ng trabaho ang prison gang. Tapos ay inutusan niya ang mga ito na bumugbog ng ilang White Rascals. Tapos ay dumiretso na kay Ranmaru. Habang siya naman ay mag-isang sumugod sa Club Heaven para bugbugin si Rocky. Sa isip-isip ni Rocky, tanginang Ranmaru yan. Nagpadala pa ng halimaw dito. Samantala sa lugar ng doubt, magkakilala pala si Po at si Ranmaru dahil nakasama niya ang mga ito sa kulungan. Ayon kay Ranmaru, ang Sword ay may dalawang kulungan. Ang Rasen Prison at ang Sun King's Prison. Kagaya sa Sword Area, ay madami din gang sa loob ng kulungan. At ang grupong ito ang pinakamalakas sa lahat. Sinabi ni Po na, sabihin mo na kagad kung ano ang tatrabahuhin namin. Minamaliit at tinatawan-tawanan sila ni Takano at ni Hirai. Sinabi ni Ranmaru na, bago ang lahat, maglaro muna kayo. Tapos ay naghagis ito ng barya. At sinabi ni Tona, makinig kayong lahat. Kumuha ng isang barya ang bawat isa sa inyo. Pagkatapos ay maghintay kayo sa ibaba. Sinabi ni Pona, kailangan ko pa bang maglaro? Sinabi naman ni Ranmaru na, oo, kung gusto mong makatanggap ng bayad. Tapos ay pinasali din niya si Hirai at si Takano. Nang makababa na ang lahat, sinabi ni Tona, hindi na mahalaga kung paano nyo ito gagawin. Basta umakyat kayo dito na may daladalang limang barya. At ito ang nangyari. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Ilang sandali lang ay nakakyat na kagad si Po na may daladalang limang barya. Tapos ay sumunod na din ang iba pang miyembro ng prison gang. At ang pinakahuli ay si Takano at si Hirai. At mukhang pagod na pagod pa. Tawa pa more. Tapos ay biglang dumating si Jesse at may daladala itong 10 barya. Kasama na din dito ang tungkod ni Rocky. Maging si Ranmaru ay nagulat sa pagdating ni Jesse dahil hindi niya inakala na makakalaya pa ito mula sa Sun King's Prison. Hindi si Ranmaru ang nagplano ng mga kilos ni Jesse, kung hindi si Balgi. Kung sino si Balgi ay wala pang nakakaalam dahil hindi pa ito nagpapakita kahit kanino. Sinabi ni Jesse na, gusto kong sumali sa laban na to. Sinabi sa akin ni Po ang tungkol dito. Sa madaling salita, parte lamang ito ng plano ni Balgi. Sinabi ni Ranmaru na, ikaw pala ang bumugbog kay Rocky. Sinabi naman ni Jesse na, siya pala si Rocky. Hindi na nakakapagtaka, kaya pala malakas siya. Ayon sa balita, ay malapit nang mawasak ang grupo ng White Rascals. Sagot naman ni Ranmaru, hindi sila ganun kadaling pabagsakin, kaya kinailangan mo ang tulong namin. Sagot naman ni Jesse. Sinabi naman ni Hirai kay Ranmaru na, ipaliwanag mo ito sa amin kung bakit ang daming bagong mukha ngayon dito. Sinabi ni Po na, kami ang prison gang at si Jesse ang boss namin. Sinabi ni Ranmaru na, sira ulo ang tao na to. Kaya mula sa Rasen Prison ay inilipat siya sa Sun King's Prison. Dagdag pa nito, hindi ko inaasahan na sasali ka sa laban namin. Sa kabilang banda, hinihintay ng Amamiya Brothers at ng hacker na si Furuno, si Kuhaku at Tsukumo. Nang dumating ang dalawa, sinabi ni Masaki na, bakit hindi mo ipinalabas sa publiko ang laman ng USB? Sinabi ni Kuhaku na, kayong dalawa ang may karapatang maglabas nito sa publiko dahil sinakripisyo ng kapatid nyo ang sarili niyang buhay para protektahan ang USB na to. Kaya kayong dalawa ang may karapatang umani ng karangalan para sa bagay na to. At nang iaabot na ni Kuhaku ang USB kay Masaki, ay biglang umatake si Genji at nakuha nito ang USB.
Hinabol ito ni Tsukumo. At nabawi naman ito ang USB. Nang magkaroon ng pagkakataon, ipinasa ni Tsukumo ang USB kay Hiroto. Subalit mabilis naman itong nasundan ni Genji, nawalan ng preno ang sinasakyan ni Tsukumo, kaya nawalan din ito ng pagpipilian, kundi ibang gana lang ang sinasakyan nito. Muling nakuha ni Genji ang USB. Nang akmang sisirain niya na ito, ay bigla itong nakuha ni Masaki. Malas, men. Tapos ay kunwaring kinuha ni Hiroto ang USB para mailigaw nila ang mga humahabol dito. Tapos ay ipinasa ni Masaki ang USB kay Kohaku. Nang ihahanda na ito ni Kohaku para maisa publiko, ay bigla na namang sumulpot ang mga kalaban. Getting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm... Nang ililigtas ni Masaki si Puruno, ay naunahan na siya ni Hiroto. Nga. Shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on stage. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Hinanda ni Masaki ang USB para mailipat ang data. At bago sila tuluyang mahulog mula sa tulay, ay nagawa niyang maisa publiko ang laman ng USB. Nakaligtas ang dalawa at hindi sila nahulog. Nagtagumpay sila na mailantad sa publiko ang sikreto ng kuryo sa likod ng casino project. At sa parehong araw, mabilis itong kumalat sa mga telebisyon at kasalukuyang inuusisa ng mga Marites ang Prime Minister tungkol sa casino project, habang ang pinuno naman ng kuryo na si Ryushin Kusei ay aarestuhin na ng mga pulis. Kaagad namang nakita ni Noboru at ni Yamato ang balita na nahuli na ang leader ng kuryo at sinabi nito na mabuti naman at tapos na ang lahat. Habang naglalakad ang dalawa, nakita nila na nanggugulo ang iilan sa mga tauhan ni Jesse, kaya lumapit si Yamato para umawat at ito ang nangyari. Shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. Sinabi ni Brown na, kayo siguro ang San Hoodlum Squad. Sinabi naman ni Noboru na, ngayon ko lang kayo nakita dito. Tapos ay dumating ang isa pa nilang kasamahan at inaya na silang umalis. Sinabi ni Brown kay Yamato na, tatandaan ko ang pagmumukha mo. Nagtataka si Yamato kung sino na naman ang mga to. Sa kabilang banda naman, binisita ni Jesse ang Mighty Warriors dahil ito ang grupo na kanyang kinabibilangan. Tapos ay napansin ni Bernie na nakikipag-showdown si Po. Kaya tinanong niya si Jesse kung sino ito. Nakasama ko siya sa kulungan, sagot naman ni Jesse. Dagdag pa nito, kung magtatanong siya kung mahilig kayo sa bata, sumagot lang kayo ng oo. Tinanong naman ni Sarah kung bakit. Sinabi ni Jesse na pareho kaming nanggaling sa Little Asia at siya ang nagsisilbing guardian angel ng mga kabataan doon.
Isang araw, may nagtangkang kumidnap sa mga batang inaalagaan ni Po at muntik niya nang mapatay ang isa sa mga kidnapper at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakulong. Ayon kay Jesse, sa loob ng Russian prison, kailangan mong sumali sa isang grupo para sa iyong kaligtasan. Pinili niyang sumali sa grupo ko, pareho kami ng lugar na pinanggalingan. Bakit ko naman siya tatanggihan? Nagtanong si Bernie kung bakit siya sinama ni Jesse dito. Sinabi ni Jesse na, gusto ko sana na isali niyo siya sa Mighty Warriors. Nag-isip sandali si Ice, tapos ay pumayag na ito. Napansin ni Jesse na wala si Ryu, kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Pearl na, nasa curious siya ngayon. Nagtatakang reaksyon naman ni Jesse. Sinabi ni Ice na, kapag gusto niyang bumalik ay tatanggapin ko pa rin siya. Sinabi ni Jesse na, kung gusto niyo ng pera, may trabaho ako galing sa Doubt. Tumanggi si Ice at sinabi ni Tona, nakapokus kami ngayon sa pagpopromote ng Funk Jungle. Sinabi naman ni Jesse na, okay lang, madaling trabaho lang naman ito. Kami na ang bahala. Tapos ay tinanong ni Pearl kung malaki ba ang binabayad ng Doubt para sa trabaho na to. Sinabi ni Jesse na maliit lang ang binibigay ng Doubt. Subalit, nakahanap ako ng malaking sponsor na interesado din sa laban na to. Si Balgi ang tinutukoy ni Jesse. Sa kabilang banda naman, pansamantalang isinara muna ni Rocky ang Club Heaven. Muling binisita ni Cobra si Rocky at tinanong nito kung si Ranmaro ba ang bumugbog sa kanya. Dagdag pa nito, bakit hindi mo patanggapin ang inaalok naming alyansa? Matutulungan namin kayo na talunin ang Doubt. Subalit tumanggi pa rin ito at sinabi ni Tono, hanggang kaya kong tumayo gamit ang sarili kong paa, lalaban pa rin ako. Sinabi ni Cobra na, okay lang, mag-iingat kayo palagi. Tapos ay humingi ng pasensya si Rocky. Dagdag pa ni Cobra, sabihin mo lang sa akin kapag hindi na kaya ng dalawang paa mo at tutulong pa rin ako. Problemado ang White Rascals ngayon dahil konti na ang bilang nila. Tinanggal ni Rocky ang mga bagong miyembro para hindi sila madamay sa naging away ng White Rascals at ng Doubt noon. Sinabi ni Rocky na, hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy na lang na ganito. Kailangan na nating tapusin ang laban na to. Sa kabilang panig naman, sinabi ni Ranmaru na, una ay kailangan muna nating tapusin ang White Rascals. Pagkatapos ay sasakupin natin ang Sorderia. Naghanda na ang magkabilang panig patungo sa train station kung saan naganap ang laban nila noon. Samantala sa Sano Hoodlum Squad, kinumusta ni Chiharu ang negosyo nila Tetsu. Sinabi ni Tetsu na, hindi ko alam, pero mukhang magsasara na ito. Sinabi ni Dan na, hindi lang sila Tetsu. Sa sitwasyon ngayon, madaming negosyo ang magsasara. Sinabi ni Cobra na, kailangan nating gumawa ng paraan para protektahan ang lugar na to. Anong paraan? Pabulong na sagot ni Dan. Sinabi naman ni Chiharu na, bilang Sano Hoodlum Squad, ano ba talaga ang ipinaglalaban natin? Sinabi ni Dan na, tanungin niyo si Noboru dahil nabuo lang naman ang Sano Hoodlum Squad para kay Noboru, diba? Wala itong kinalaman sa atin kaya hindi natin alam yon. Dahil dito ay nagkainitan si Cobra at si Dan. Tapos ay biglang dumating si Naoshiage at sinabi nito na, nagsisimula na ang laban, hindi ba kayo pupunta? Dagdag pa nito, hindi lang Doubt ang kalaban nila. Tapos ay ipinakita nito ang video kung saan magaganap ang laban. Tapos ay nakilala ni Yamato yung mga nakalaban nila nung isang araw. Sinabi ni Noboru na, ngayon ay hindi na lang ito sa pagitan ng White Rascals at ng Doubt. Tapos ay sinabi ni Dan na, hindi ako sasali sa laban na to. Dagdag pa nito, pinabayaan nyo si Tetsu, tapos ay tutulungan nyo ang taong tumanggi sa alyansa. Sinabi naman ni Cobra na, tumanggi si Rocky dahil ayaw niyang madamay ang kahit sino sa laban na to. At sinabi nito kay Tetsu na, alam kong problemado ka para sa pamilya mo. Subalit ginawa mo ba ang lahat na makakaya mo para dito? Tapos ay sinabi ni Dan na, hindi na ako kasali sa inyo magmula ngayon. Sa pagkakataon na to ay nahati ang Sano Hoodlum Squad. Kasabay nito, pinuntahan ni Murayama si Norehisa. At sinabi nito na, kapag nanalo ako, gusto kong sumali ka sa Sword Alliance. Sinabi naman ni Norehisa na, papano kung hindi ka nanalo? Pag-iisipan ko kapag nangyari na yon. Sagot naman ni Murayama, nagkaharap na ang magkabilang panig at dehado sa bilang ang White Rascals. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Habang nagrarambola ng magkabilang grupo, sinabi ni Po kay Jesse na, kailangan ko pa bang sumali dito? Sinabi naman ni Jesse na, wala tayong pagpipilian dahil bayad tayo sa laban na to. Shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces, hey! At dahil dihado sa bilang ang White Rascals, inutos ni Rocky na magsikalat silang lahat. Habang naglalaban ang magkabilang grupo, nanunood naman ang Mighty Warriors.
no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Nang makalamang na ng tuluyan ang doubt, ay biglang dumating ang Sano Hoodlum Squad, kahit kaunti na lang din ang miyembro nila. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is... Tapos ay tinulungan ni Cobra si Rocky. Sinabi ni Rocky na tatanawin kung utang na loob ito. At nang susugod na si Cobra patungo kay Ranmaru, pinigilan siya ni Rocky at sinabi nito na sa akin si Ranmaru. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me. Maya-maya lang, dumating naman ang Oyahay. Nagsimula na silang umatake. Nang tagilid na ang sitwasyon ng ibang miyembro ng White Rascals, ay biglang dumating naman ngayon ang Rude Boys. Tapos ay sinabi ni Takeshi na, maswerte kayo at meron kayong mabuting kaibigan. Nagtatakang reaksyon naman ni Kizzy. Sinabi ni Yuna, may dalawang rock and roll to the world na nagpunta sa Nameless City para humingi ng tulong para sa inyo. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Nang halos hindi na kayanin ni Rocky, ay biglang dumating si Norihisa. Natuwa si Ranmaru dahil dito at sinabi nito na, mabuti naman at dumating ka na. Tapos ay inatake ni Norihisa ang isa sa tauhan ng doubt. Tapos ay sinabi nito kay Ranmaru na, oo, nandito na ako, para hadlangan ka. Nagtatakang reaksyon naman ni Ranmaru. Tapos ay dumating na din ang mas marami pang miyembro ng Daruma Family. Sinabi ni Norihisa na ang bagay na to ay tungkol sa sword. Sinabi naman ni Sakyo na kinalaban nyo ang White Rascals. Dagdag pa ni Shukato, ang ibig sabihin nito ay kinakalaban nyo din ang buong sword. Tapos ay sabay-sabay nilang isinigaw na ito ang Sword Alliance. I'm taking
shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as dahil tagilid na ang doubt at ang prison gang, tumulong na din ang Mighty Warriors. Sinabi ni Jesse na, akala ko ba may trabaho kayo? Pero nandito na kami ngayon, sagot naman ni Pearl. Sinabi ni Jesse na mukhang natapos na ni Ranmaru ang laban niya. Sinabi naman ni Cobra na hindi matatalo si Rocky dahil nakahanda siya nung pumunta siya dito. Dagdag pa nito, ligaw na grupo lang kayo, wala kayong ipinaglalaban. Nakahanda ba kayo katulad niya? Till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it, I won't give up till I'm on top, I'm always learning with patience. Gigil na si Ranmaru, subalit hindi pa rin niya mapasuko si Rocky. Bandang huli ay natalo pa ni Rocky si Ranmaru. Kasabay nito sa Itokan, binisita ni Kuhaku at ni Tsukumo si Naomi at pinaabot ang balita na nakulong na ang pinuno ng Kuryu. Sinabi ni Kuhaku na nakuha na natin ang hustisya sa pagkamatay ni Tatsuya. Tapos ay tinanong ni Tsukumo kung nasaan ang Sano Hoodlum Squad. Sinabi naman ni Naomi na nagpunta sila sa isang laban. Dagdag pa nito, hindi naman mababago ng pakikipaglaban ang sitwasyon. Sinabi naman ni Kuhaku na, tama ka, mali ang pakikipaglaban nila. Subalit ang dahilan nila kung bakit sila nakikipaglaban ay hindi mali. Samantala, tuloy pa rin ang laban sa istasyon ng tren.
trust will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. Kasabay nito, tinawagan ni Ryu si Ice at pinaalis niya ang mga ito dahil padating na ang kuryo. Kaya tinawag ni Ice si Jesse at sinabi nito na kailangan na nilang umalis. Sinabi ni Jesse kay Cobra na magkita tayo ulit sa susunod at ito ang sumunod na pangyayari. Dumating ang madaming tauhan ng Koryu, kasama ang leader ng Zenshin family na si Yoshitatsu. Sinabi ni Murayama na mukhang oras na para sa boss fight. Tapos ay sinaktan nito si Ranmaru at sinabi nito na hindi kayo dapat gumagawa ng ganitong klaseng gulo dahil ang ganitong klaseng kaguluhan ay dagdag lang sa problema namin. Tapos ay sumigaw si Cobra at pinigilan niya si Yoshitatsu. Nagulat si Yoshitatsu dahil dito at sinabi nito na nagtitigas-tigasan ka ha? Sa palagay niyo ba ay magiging sapat kayo kapag nagsama-sama kayo? Dagdag pa nito, kailangan niyo pa bang mamatay para maintindihan niyo? Ibinigay na naming halimbawa ang leader ng Mugen. Subalit nagpatuloy pa rin kayo. At kahit gaano pa karami ang patayin namin sa inyo, kayang-kaya namin itong pagtakpan sa batas. Target kayo ng buong kuryo ngayon. Alin lang sa dalawa ang pagpipilian nyo, ang tumakas o ang maging tauhan namin. Sa sobrang takot ng doubt ay nagsitakas na ang mga ito. Sa muling pagharap ni Yoshitatsu ay ito ang nangyari. At sinabi ni Cobra na ito ang sagot namin. Tapos ay pumwesto na ang Sword Alliance at handa na silang lumaban. Tapos ay sinabi ni Cobra na i-like nyo na daw yung video at mag-subscribe na po sa mga hindi pa nakasubscribe. Yun lang, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang part 7. So abang naman tayo ngayon sa part 8. Ayan, napakarami na naman nating isa shout out, iwa-wash out pala. Remind ko lang kayo mga bossing, sa susunod po kapag nag-shoutout tayo, ang ililista ko na lang is yung sa mga comment sa latest video natin. Hindi na po yung mga nasa ibang parte ng channel natin, yung iba nasa part 4, 5, 6, yung iba nasa basta. Ang hirap nilang hagilapin lahat. So dun lang tayo sa latest video magko-comment kung magpapa-shoutout tayo. Okay? Simulan na natin ang mahaba-habang basahan ng washout. Nakantokwa kayo. Yung iba na doble-doble pa, isa lang para hindi ako nahihirapang maghagilap. Okay? Simulan na natin. Washout. Ah, nasa na ba? Teka, scroll muna 'yan. Washout sa inyong lahat. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat. joke lang. Okay, simulan na natin kay washout kay Mary Jane, kay Jazzard. At ito na naman, pahirapan na naman sa pagbigkas. Wash out din kay Basista Pangasinan from Aura de la Cruz. Apelyido mo yung Pangasinan. At wash out din kay Ian Deseo, kay Boss Paleng. Kay Ronabel Suedad. At sa asawa daw niyang pangit na si Bo Bandilla. Grabe ka naman sa asawa mo, bossing. Wash out din kay Raymond De La Cruz from Las Piñas. At kay Chris Vlog 912. Kay Gibson Heraldes. Kay Juan Mig Valle from California to o California? Bakit P siya? Hindi ko alam kung may lugar na California. At kay wash out din kay Christy Canteros, kay Renel Mostoles Apoy. Wash out kay Apoy. At wash out din kay Denard David from Cavite, kay Todd's TV, Sean Gabriel Florentino, Kerwin Serafin, James Curie, Mark Fernandez, at kay Kiss Nyoko, ayan, Suki. At kay Warvin Xbox, Matiet Gardose, Heather Cañete, Shamil Makasasa, Kyle Meneses, kay JR Bulaon from Maputi Banay-Banay, Davao Oriental. Ayan, wash out din kay Jerry Bayas. Excuse me po. Wash out din kay Lars Bijos and more, kay Baby Love Love ni Christopher Kunanan at sa may dear daw niya na si Rizzy Rufino Kunanan. Love you both daw po. At kay Lance Damier. Wash out din kay Jerome Bailosis from Batang Mindanao 29, kay Danray Hanay from Iloilo City, kay ano pa to? Teka, scroll. Kay Raup Munib, kay Dindip
Pretty. Pretty. Washout po sa inyo, madam. Kay Briendo Sahulan. Kay Gigi Programmer. Kay Danray Hanay. Kay Timothy Purse. Kay Asma Salipada. Ano ba to? Pangalan ba to ng ano? Mga Muslim o mga binalibaligtad lang na pangalan? Hindi ko alam eh. Parang first time ko silang mabasa, marinig. Team, shoutout sa Team Amag from Lee Fang Hee. Astig. Kay Dengdong Core from Davao City at kay Leia Rose. Ah, jowa mo ba yan? At washout din kay Difrel Martinez, kay Ali Sandag from Taguig City, Ali Puros TGP, kay Jaisel, kay Eugene Ubas, kay Jpoy De La Cruz, kay Miraflor, kay Nix Whitey, kay Ace Verdugo, kay Marky Munyeva, kay Lance Damier, kay Ariel Perla, at washout kay John Mark Bieren, Lloyd Brian Dacuno, at sa Montenegro Shipping Line from Edgar Ramos. Wash out sa mga seaman natin dyan. At kay Jepoy Carillo from Boracay, kay Roleto Longakit, kay Jared Fernandez, belated happy birthday sa'yo, bossing. At wash out din kay Pedro Cerda, kay Aldrin Paner from Apalit. Kapampangan niya, Soy. Kapampangan niya ini. Wash out kay Asoy. At kay Jackson Dulnuan, kay Jared Clerigo, kay Mark Arangin, kay Mujahid Balabaran or Mohahid Balabaran, kay John Lester Palada, kay Mark Ian Laroa, kay Renilyn Tambal from asawa niya na si Chito Melgarejo. At washout din sa Team Zeus Sakalam, at kay Arnold Aken Dasmariñas, at kay Nash Adriano. Kapampangan niya naman kanu. Uito, mayyari larin. So ayun, tapos na yung washout natin. Ang haba palagi ng washout, mga bossing. Hinihingal ako. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat. At abangan nyo yung part 8. At sana nakasubscribe kayo para nakikita nyo yung mga update ko kung ano ang nangyayari. Para hindi tayo tanong ng tanong kung bakit wala pa yung kasunod. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong lahat, mga bossing. Hanggang sa susunod na video.